Hello, beautiful people. Good morning po. Ito po yung ipapadala ko po. Yung nag-ano po. Ako po'y mag-aalmusal. Ako'y papasok sa trabaho, beautiful people. Kaya lang ito po yung sinabi niyo po sa akin. Isang trabungko, isang batong itim na dumidikit sa magnet. Mutya ng tubig at saka itong bato ni Darna at bato umo po. At saka yung batong apoy. Mutya ng apoy po ba? At saka ito pong ano. Eh, wala pa po kung ganang magsalita, beautiful people. Ako po ay kagigising lang po. Kagabi ko po ito ginawa, kaya lang po ay kagigising ko lang, beautiful people. Wala lang akong ano sa aking ano. Ito po, nag-aalmusal po ako. Sandali nga po. Yung kape ko. Ano ba yan? Hindi mabaluktot yung aking ano. Nag-aalmusal po ako. Yung nag-request po nito, beautiful people, ay padala nyo po sa akin yung, ano ha, telephone number nyo po. Yan, alam nyo na po kung sino po kayo, kaya padala nyo po tamang address po at saka telepon para po ipadala ko po sa inyo at hindi po ibalik sa akin po, no? Kasi sayang po ang pang-shipping po eh. Mahirap po pagka bumalik sa akin po ang mga mutya. Ayaw ko na pong ipadala uli. Kasi doble po ang ano eh, papadala mo, magbabayad ka. Kukunin mo, magbabayad ka rin. Kaya, dubli-dubli po ba? Kaya, ipadala nyo po yung tama nyo pong pangalan at address po at saka telephone, okay? Yun lang naman po. Nag-usap po tayo kagabi na ganoon, yung text nyo po sa akin. Kasi po mahirap magpadala ngayon, beautiful people. Kahit sino pong antingero, pagka nagpapadala po ay pagka bumalik, sayang po ba? Dubli-dubli po bayad. Pag hindi nyo po nakuha. Eh, siyempre po, hindi ko naman po pwedeng hindi tubusin. Kasi po, mga mutya ko po kasi yan eh. Parang naaawa po ako kapag itinapon po sila ng ano po. Pag hindi mo kinuha yan. Kaya kailangan tubusin. Kasi hindi naman po yan normal na bato po eh. Nag-almusal na po ba kayo, beautiful people?
Ako po'y nag-aalusal. Ang lamig po sa labas, Diyos ko. Pagising ko po, no? Ayaw ko pong tumayo. Sabi ko, ay, anong oras ba ngayon? Anong araw ba ngayon? Pre ko pa ba? Sabi ko po. Ang sarap pong matulog. Ang Diyos ko, sa lamig po nito. Kaya ito na naman po ako. Ito po yung tinapay ko po. Hinuhugasan ko muna po siya. Hugasan ko. Kasi po, alam nyo naman po ako, maarte po ako kumain. Hinuhugasan ko muna po yung tinapay bago ko po kainin. Pagkatapos po, ang pinaghugas po ay iinumin ko po. Ang init. Totoo po yun, beautiful people, ha? Ayan po yun. Ito po. Maano pa rin po yan siya, oh. Sumisindi pa rin po siya. Buhay na buhay po yung mga mutya ko po. Kasi, nakalabas na naman po sila. Kasi dagan-dagan po yan. Nadadaganan po ba sila, beautiful people? Nagsisiksikan po sila doon sa sala. Pero mang inilabas ko po, ayan, no, masayang-masaya po sila. Maano po sila. Active. Ah, grabe ha po, Doy. Yung active po ba? Yung maano po ba sila? Glance. Ano ba tawag doon? Ganoon po. Glance. Paano? Nalilinis po sila. Nako po yung aking alam. Naririnig niyo po? Yung alarm ko po, kasi po, ang alarm ko po ay apat. Merong gigisingin ako. Tapos, merong yung mag-aalmusal ako. Ganon po yun eh. At meron yung magbibihis po ako. At meron din po yung bababa na po ako. Ganun po yung mga alarm ko po. Para hindi po ba ako stress, yung po bang anong oras na ba? Anong oras na ba? Anong oras na ba? Ganyan po ba? Ayaw ko ng ganun. Alam ko yung mga alarm ko po. Para hindi po ako tingin ng tingin po ng oras. Kung anong oras na, ganyan. Pag alam ko pong tumunog na apat na alarm na po, yan, bababa na po ako ng bahay. Kasi yung work clock ko, tsaka yung cellphone ko po, may mga alarm po yan para ako igigising, para ako tatayo. Ganun po. Kasi hindi po ko yung paggising, magbihis, aalis kagad po, larga kagad. Hindi po, maano po ako eh. Yung relax lang po ba ako? Ayaw ko po yung stress. Gusto ko po, pagkagising ko, relax muna. Magbihis, ganyan. Maglinis ng mukha. Ganun po ba? Kasi stress na stress kapag gising. Natulog ka nga, nag-relax nga ako. Tulog, pagtapos pagising mo, stress ka. Ayaw ko po ng ganun. Gusto ko po relax. Hindi naman po ako ay taong mabagal po, no? Gusto ko po yung
I-relax ko muna po yung sarili ko po ba? Kasi bagong gising eh. Ayan po, nakabihis, naka-almusal. Tapos hintayin na lang po na mag-alarm na bababa na ako. Yan po ang sudyat na ako ay bababa na at yun lalarga na, trabaho na. Ganyan po. Ba? Nako po, nagdighay na po. Sorry po, bastos talaga ako. Okay, beautiful people. Yun lang po para masabi ko po sa inyo. Ito po yung ano nyo po. Sulat nyo lang po ang inyong ano po ha. Yung ano nyo po. Kasi nag-text po kasi siya kahapon sa akin. Hindi ko pa naman mapupuntahan ang RIA o kaya ang ano po no. Yung pinadala nyo pong pang-shipping po ba. Hindi ko pa po mapupuntahan po yun kasi hindi ko po anong oras ba ako matapos sa trabaho. 3:30. Bukas pa naman hanggang alas 6 yung anuhan po. Pwede ko pa pumuntahan. Tapos sabay ko po ihulog po siya. Bukas ko na lang po ihulog, beautiful people, kasi mamaya maghahanap po ako ng karton. Hindi po siya pwedeng i-ano po sa ano sa sobre po. Kasi ang dami niya po, saka mabigat po siya eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po, mabigat po yan, beautiful people. Okay lang po sana kung tatlo lang po, halimbawa po ay batuo mo, bato yung tubig, yung mutya ng ano po ba, itong tatlo, mutya ng umo, mutya ng tubig, at saka mutya ng trabongko. Pag kaya po tatlo, pwede lang po yan sa sobre. Pero may mga iba-iba pong mga mutya po, ay ano po ba, yung mabigat po siya, eh ang umo po, eh, mabigat din po itong umo eh. Huh? Kaya, yun po. Kung ito pong tatlo, ay magaang lang po. Magaang lang po sila. Pwede po silang i-ano lang po, no? O kaya po ito, pwede apat. Magaang po. Pero may tatlo pa po kasi mabigat din po yung tatlong yun eh. Kaya ikahon ko po sila. Kaya mamaya po, i-ano ko muna sila, kahon. Tapos bukas ko na lang po ipadala sa inyo, beautiful people, okay? Iyon lang po. Kasi siyempre, may trabaho pa po ako. Inuuna ko po talaga ang trabaho ko, beautiful people, oy. Kasi sa hirap ngayon ng panahon po, taghirap po ngayon eh. Totoo po yan, kailangan magtiis ka po talaga sa trabaho para may sesweldohin ka po. May pambayad ka po sa upa ng bahay, kuryente, tubig, internet, telephone, pagkain. Kailangan yakapin mo po talaga at mahalin mo po ang trabaho eh. Totoo po yan. Kasi kung wala po ang trabaho, wala ka pong sesweldohin. Hindi mo po alam kung saan ka po kukuha ng pambayad po ng iyong upa ng bahay po eh. Kaya nga po ako ay kahit kasarapan ng tulog ko, beautiful people, gigising ka talaga pag narinig mo na yung alarm mo na magising ka na uy at ikaw ay magtatrabaho. Totoo po yun? Grabe. Sige na, beautiful people, ha? Yun lang naman po. Basta po, nahandyan po siya. Kita nyo po. Ayan po yung inano nyo po, ni-request nyo po. Pinakita ko na, pinadala ko na rin po yung picture niyan sa inyo, beautiful people, no? Sabi ko, ito po ba, ganyan-ganyan. Sabi niya, opo, ma'am, iyan nga po, ma'am, yan. Tama po yan, ma'am. Yan, alam mo na po kung sino po kayo, ha? Iyan po yun. Kaya, bukas ko na lang po ipadala kasi po, may trabaho po ako. Pag uwi ko po ng bahay, beautiful people, i-ano ko po siya sa karton. Kasi po,
Yung mga pinadalhan ko po nakakarton po kasi. Para po hindi po ba sila mabasag po. Ganoon po. Para hindi sila mabasag kaya nilalagay ko po sa karton. O sige na, beautiful people. God bless po. Stay healthy po. At saka, lagi po tayo magdasal, beautiful people. At matulog ng husto at kumain ng wasto po para hindi po tayo magkasakit. Kung may mga sakit po kayo, beautiful people, magpatingin po kayo sa dalubhasan doktor po. Magpa-check up po kayo para alam nyo po agad ang inyong mga sakit, beautiful people. Beautiful people, kahit ano pong nararamdaman nyo po, magpa-check up po kayo. Magpa-blood test po kayo kung ano po ang sakit ninyo. Doon po kasi nalalaman kung anong may sakit po kayo pag kayo po ay nagpa-blood test po. Para maagapan po kagad, tsaka huwag po kayong matakot na malaman nyo po ang inyong sakit na nararamdaman po. Mabuti nga po yun eh. Para maano nyo po agad, maagapan nyo, ay yun pala ang sakit ko, kaya kapala ganyan-ganyan. Di, maisip nyo na po na bawal sa inyo ang kumain ng mga kung anong pagkain na bawal, matataba, ganyan po, di ba po? Gaya ko rin, beautiful people, ang nagmamimenopause pala, beautiful people, huwag kumain masyado ng saging. Huwag kumain masyado ng ubas. At saka, marami palang, yung kahit po yan, prutas po yan, may asukal din po kasi yan, beautiful people. Lalo na kung kayo ay may mga diabetes. Bawal po pala yan sa mga nagmi-menopause. Eh, ako naman po, menopause na po ako, tapos na po yun. Pero, kumakain pa rin po ako ng ubas, mansa, ng saging. Pero, paminsan-minsan lang naman, isang saging sa isang araw po, no? Ganun lang naman po. Ang ubas naman po, kumakain po ako, hindi araw-araw din, paminsan-minsan lang po. Ilang buwan na rin po kung hindi ako kumain ng ubas. Ganyan lang naman po yun. Kasi po, may sugar din po kasi ang mga prutas po, lalo may mga ano. Pero, ang sugar ko po, mababa. Mabuti din po yun. Kasi po, pagka ikaw po hindi mo po naaagapan, hindi ka po nagpapatikin, nagpapacheck up po sa doktor, hindi mo po malalaman na may sakit ka pala, beautiful people. Ganun po yun. Ako po kasi, ang akin lang po ay mababa ang iron ko. Ang dugo ko po normal. Ganyan lang po. 100 over 80, ganyan, o kaya 100 over 70, ganyan lang po yung aking dugo. Kasi minsan po ay hindi, mababa po talaga dugo ko eh, yun. Yun lang naman po ang aking problema, yung iron ko po, at saka yung kolesterol. Minsan po tumataas po yung kolesterol ko po, kapag po kumakain po ako ng alimango, hipon, ganyan po. Kasi talagang, hipon at alimango lang po talaga ang paborito ko pong kainin, ulamin po eh. Totoo po yan. Pero matagal na rin po akong hindi kumain ng hipon at saka alimango po. Di, siyempre, bumaba na naman ang kolesterol ko po, no? At saka, lalo pa po, lakad ako ng lakad tuwing umaga, beautiful people. Papasok ako umaga, hapon, naglalakad lang po ako para bumaba din po yung kolesterol ko. Talagang ano po, no? Ganyan po ako kasi eh. Eh, lalo pumayat pa po ako ng 10 kilo na po ang pumayat sa akin. Yun po yun. Kaya talagang wag na wag ka pong mag-stay lang ng bahay, kumain ng kumain kung ano-ano, hindi ka kumikilos, hindi ka gumagalaw po. Yan po, masakitin ka po. Magsasakitan ng mga buto-buto mo po niyaan. Mga tuhod. At saka pagka ikaw po ay taong mabigat, beautiful people, ang pinupunterya po niyan, ang tuhod po. Kasi sa bigat mo po, ang tuhod mo po, hindi niya kayanin ang bigat mo po. Kaya minsan, beautiful people, maglakad-lakad din po.
Tapos yung mga braso nyo po, isuntok-suntok nyo po sa hangin, ganyan po. Isuntok-suntok nyo po ba sa hangin ang inyong mga kamay, pataas, pababa, ganyan po. Mga paa, isipa-sipa nyo po para magsituwiran po yung mga buto-buto na bumabaluktot, mga ugat na bumabaluktot po ba. Ganyan po, exercise din po ba. Hindi yung puro kain lang po, hindi gumagalaw-galaw. Kaya mag-iingat din, beautiful people, kasi ang pinakamahalaga po sa atin ang kalusugan po eh. Totoo po yan. Mahirap po yung nagkakasakit. Unahin po talaga natin ang ating magandang kalusugan po. Sige na, beautiful people, ang daldal ko. God bless, beautiful people. Ingat po lagi.